Wala na po sa critical stage at bumubuti na ang lagay ni Rosel Bondoc, ang estudyanteng tinamaan ng ligaw na bala ng mamaril ang Army Reservist na si Von Martin Tanto. Ulilang lubos na po ang biktima at ngayon kailangang tumigil sa pag-aaral para magpagaling. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Nasa intensive care unit o ICU pa sa Mary Charles General Hospital si Rosel Bondoc. Nagpapagaling na lang daw si Rosel at wala na sa critical stage. Unlike dun sa first at second day at third day niya po, hindi po talaga kami hindi kami komportable. Nakakangiti na po ng konti. Nang silipin namin kanina, sumasagot na rin kahit tango at senyas ng muna kapag tinatanong. Senyalis na bumubuti na raw ang kalagayan. Stable na ang vital signs niya. Blood pressure, pulse rate, respiratory rate, bago yung urinary output. Tinamaan si Rosel ng ligaw na bala matapos barilin ni Von Martin Tanto ang siklisang si Mark Vincent Haralde sa Quiapo noong Lunes ng gabi. Naalis na raw ang bala sa katawan ng dalaga pero may mga nadama na ibang internal organs gaya ng kidney at ugat na kailangang ayusin. Bagamat nasa ICU pa rin si Rosel, kahit papano raw ay nabunutan na ng tinik ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Lalo pat sinabi na mismo ng kanyang doktor na maaari na itong ilipat sa regular room anumang oras simula bukas habang nagpapagaling. Limang araw pa lang siyang ipinapanganak nang mamatay ang ina dahil sa impeksyon. Matapos ang dalawang taon, pumanaw naman ang ama dahil sa aksidente. Mabait at masikap. Sa kagustuhang mag-aral, nakakuha raw ng scholarship sa lokal na pamahalaan para sa kursong physical therapy. Magandang balita rin daw ang pagkakahuli sa suspect. Nagpapasalamat rin ang kaanak ni Rosel sa mga tumulong. Iyan po talagang sinya maging PT. Sabi namin mahirap yan. Parang ano yan, parang doktor yan. Dahil sa aksidente, titigil daw muna sa pag-aaral si Rosel habang nagpapagaling. Pero alam daw ng kanyang mga kamag-anak na hindi ito magiging hadlang para tuparin ng dalaga ang kanyang pangarap. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.